الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد أن لهات نان بابوري أي سجان para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya pong Panginoon ng lahat at lahat po ng nilalang. Lagi-lagi ay ating pinupuri at pinasasalamatan ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po na kamusliman ay sapagkat walang kasing suwerte ang bawat Muslim na nilikha ng Allah na pumipintig sa kanyang dibdib ang pananampalataya sa la ilaha illallah, pananampalataya na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. Sino man ang patnubayan ng Allah sa matuwid na landas ay walang makakapagpaligaw, at ganoon din po na sino man ang kanyang hayaan sa pagkaligaw ay wala rin pong makakapaggabay sa matuwid na landas ng Islam. Yan po ang dahilan kung bakit dapat magpasalamat ang Muslim sa dinami-rami ng nilikha ng Allah ng mga tao, trilyon-trilyon mula pa noon, panahon ni Adam hanggang ngayon. Sa dinami-rami ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinili kanya kapatid. Pinili niya tayo. Nilikha niya tayo na Muslim. Hindi niya tayo nilikha na kasama sa mga kufar. Yan ang pinakadakila na ating natamo sa ibabaw ng lupa. Itong lupa na iiwanan din natin, pinakadakila na ating natamo ang pagiging Muslim ng bawat isa sa atin. Ngunit ang pagiging Muslim ay kailangan iniingatan dahil sa kaunti po na pagkakamali ay pupwede kang mawala sa pagiging Muslim na hindi mo namamalayan. Halimbawa, itong nagdaan na Disyembre 25 at ganoon din na nagdaan na Disyembre 31, napakarami ng Muslim na nag-convert sa Kristyanismo nang hindi nila namamalayan. Ito po ang ating paksa. Yung mga Muslim na nag-convert, walang kapagod-pagod sa atin ang ating mga kababayan na kakristyanuhan. Muslim mismo kusang loob na nag-convert nang hindi niya namamalayan sa Kristyanismo. Sa paanong paraan? Sa paraan po ng Disyembre 25 na pagdiriwang at ng Disyembre 31 na pagdiriwang po bilang pagsalubong sa bagong taon. Isa-isahin natin. Kinakailangan na ating pansinin ito dahil marami ang Muslim na hindi nila ito napapansin. At marami rin ang Muslim na nagbubulag-bulagan, ayaw magsalita kahit alam nila. Hindi po pwede na hindi natin banggitin sapagkat nakakatakot ang warning nang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakikita mo ang munkar at walang pumipigil, wawasakin ng Allah ang sambayanan sa pamagitan ng kanyang parusa, ipalayunawa tayo ng Allah. Sabi ng hadith, kapag ang mga tao nakikita nila ang munkar at hindi nila ito binabago, hindi magtatagal sila ay wawasakin ng Allah ng kanyang kaparusahan. Ito po ay authentic na hadith.
Mga kapatid sa pananampalataya, kaya sa gusto natin at hindi, bato-bato sa langit, huwag po magagalit ang matatamaan sapagkat obligasyon lang po, trabaho lang sa Panginoong Allah. Kailangan iparating namin sa inyo. Unahin natin ang mga Muslim na nag-convert noong Disyembre 25, 4 na punto. At ang mga Muslim na nag-convert noong Disyembre 31, 5 punto. Kaya lahat 9 na punto. Unahin natin ang mga punto ng Christmas. Ano ang katibayan, brother? Tatanungin mo halimbawa kami. Anong katibayan mo? Na ang Christmas ay haram. Anong ang diretsahang katibayan sa Quran at sa Hadith? Alam ninyo mga kapatid, sa pananampalataya, mayroon mismong mga mangangaral sa Islam na siguro kakulangan ng kaalaman. Sa Facebook, mababasa mo. O kaya sa actual na pag-iipag-usap, sasabihin sa'yo, mayroon bang diretsahan na ebidensya sa Quran, tsaka sa Hadith, na haram ang Christmas? Haram ang pagsabing Merry Christmas? Haram ang pagpayag mo na anak mo umatin ng Christmas party sa paaralan? Haram ang anak mo na umatin ng Christmas party sa paaralan? Karami na mga magulang nagkandara pa nitong nagdaan na Disyembre para lang ibili ang kanyang anak ng pangregalo sa Christmas party. Mga kapatid, sa pananampalataya, isa-isahin natin yung mga ebidensya. Unang ebidensya, kung naghanap ka ng ebidensya, ano ba ang Pasko? Ano ba ang ibig sabihin ng Pasko? Para maging malinaw sa ating lahat, ang ibig sabihin po ng Pasko ay ang pagdiriwang, festival, celebration, paggunita, commemoration. Ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan kay Hesukristo, sumakanya nawa ang kapayapaan. Mahal natin si Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Hesukristo, hindi bilang propeta ng Allah, hindi bilang sugo ng Allah, kung hindi ay bilang anak ng Allah. Ano pang hinahanap mong ebidensya? Hindi natin sinisilibrate bilang anak, bilang propeta ng Allah, bilang sugo ng Allah, kung hindi bilang, ito ang celebration ng mga kuffar. At napaka-terrible na statement. Ngunit ito nakalagay sa Quran. Ang nakalagay sa Quran, anak ng Allah. Na ayon sa paniniwala ng mga kakristyanuhan, bilang ebidensya, basahin natin chapter 9, verse 30. Ito ang ebidensya na napakalino kung naghanap sila ng katibayan. A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah. Sa malapit-lapit na kahulugan, ang mga Hudyo ay nagsasabi na si Uzair ay anak ng Allah, at ang mga Nasrani, mga Kristiyano, ay nagsasabi na ang Misaya, sino ba ang Misaya? Ang Kristo. Sino ba ang Kristo? Si Jesus. At ang mga kakristyanuhan at ang mga Kristiyano ay nagsasabi na ang Misaya ay anak ng Allah. Ito ang sineselebrate kapag Christmas. Ano bang sineselebrate? Ang sineselebrate araw ng kapanganakan kay Jesus, hindi bilang propeta ng Allah, hindi bilang sugo ng Allah, kung hindi ay bilang anak ng Allah na kalapalapastangan, insulto sa kaisahan ng Allah na wala siyang anak, hindi siya ipinangan ng anak, lam yalid, walam yulad. Tapos binigyan mo ng anak. Tuwang-tuwa ka pa, brother. Pabati-bati ka pa ng Merry Christmas. Tuwang-tuwa ka pa samantalang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Karugtong ng ayah. Basahin natin ang buong buo. Wakalatil Yahudu Uzairun ibn Allah wakalatil Nasara al-Masih ibn Allah dhalika kauluhum bi afwahihim yudahiuna kaula alladhina kafaru min kabl qatalahum Allah anna yufakun. Ang mga Hudyo sinasabi nila na si Uzair ang anak ng Allah, at ang mga Kristiyano sinasabi nila na ang Misaya ang anak ng Allah. Yan ay salita lamang mula sa kanilang mga bibig, ginagaya nila ang mga
mga kasabihan ng mga yaong mga walang pananampalataya na mas nauna sa kanila, nawawasakin sila ng Allah. Napakaligaw nila. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala isidumpa niya sila. Nawawasakin sila ng Allah. Dahil doon sa terrible, terrible, kasuklam-suklam na statement na nilagyan nila, binigyan nila ang Allah ng anak. At ito ngayon, dumating ang celebration na ang sinisilibrate ay ang pagbibigay sa Allah ng anak. At tuwang-tuwa ka pa, Merry Merry Christmas ka pa. Ano ba ibig sabihin ng Merry Christmas? Maligayang Pasko. Maligaya ka samantalang nasusuklam ang iyong Panginoon. At ang anak mo, proud ka pa, nagkakandara pa ka, bibili ng mga regalo sa Pasko Christmas party nila sa paaralan. At ikaw mismo, may mismong mga Muslim, may makikita ka mga Muslim mismo ang mag-organize ng Pasko, ng Christmas party, Christmas program. Mayroon pang mga Muslim na politiko na namimigay ng bigas ng mga kung ano-anong mga grocery pamaskong handog ni ganito na hindi mo alam. At mayroon pang mga Muslim mismo na sila mismo ang nagrelipara ng pagkain upang kainin, upang pagsalusaluhan ng buong pamilya, ng mga magkakapatid, ng mga magkakamag-anak, magkakapitbahay sa gabi ng pagdating ng Noche Buena, Disyembre 24, midnight. Kapag ikaw, kapatid, ay naghanda sa gabi ng 24 ng pagkain na pang-alay sa kapanganakan kay Jesus bilang Allahu Akbar, bilang anak daw ng Allah. Kapag naghanda ka ng pagkain na nag-alay ka ng pagkain na ang pag-aalay ay Shirkul Akbar, at kapag namatay ka sa gabi na iyan na hindi ka nakapagtawa, namatay ka na musrik. Kaya ang kutba na ito ay paalaala sa sino man na naghanda ng Noche Buena na ngayon mismo magsipagtoba bago dumating sa inyo ang kamatayan. Namamamatay ka ng musrik? Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Chapter 5 verse 72. Innahu may yusrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'wahu an-naru wa ma lidh-dhalimin min ansar. Katotohanan, sino man ang nagbibigay ng mga katambal sa pagsamba sa Allah ay pagbabawalan siya ng Allah sa paraiso, at ang apoy ang kanyang magiging tahanan, at para sa mga zalimun, wala silang magiging mga kakampi. Ilang Muslim ang nag-convert sa Kristyanismo nang hindi mo na mamalayan noong Disyembre 25? Napakarami. Kaya sino man ang gumawa niyan, magtawba ka na ngayon. Pangalawang ebidensya. Sasabihin nila walang ebidensya. Anong tawag dito? Mismo ang Pasko ang ebidensya. Ano ba ang Pasko? Araw ng kapanganakan ni Jesus, hindi bilang propeta ng Allah, hindi bilang subo ng Allah, kung hindi bilang anak ng Allah na nabanggit sa Quran. Katakot-takot, terribleng statement. Ibig sabihin po, kasumpa-sumpa na insulto sa iyong Panginoon, at tuwang-tuwa ka pa. Mayroon bang mga Muslim pumipila sa bigas? Sabi nila, ano bang masama? Bigas yan, ipinamimigay sa mga mahihirap. Pipilahan. Ang propeta mismo sallallahu alaihi wasallam tumanggap ng regalo ng Yahudi. Bakit hindi mo rin tatanggapin? Propeta nga, tumanggap ng regalo ng Yahudi, ikaw pa kaya? Opo kapatid, totoo yan. Na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumanggap ng regalo ng Yahudi. Ngunit hindi okasyon ng Christmas, hindi okasyon ng paglapastangan sa Allah. Ang okasyon ay wala. Ngayon, kung halimbawa may magpapapila ng bigas, at ang dahilan kung bakit magpapapila ng bigas ay para insultuhin at lapastangan ang mga magulang mo, sa palagi mo pipila ka? Ha? Pipila ka kaya na ang pipilahan mo iniinsulto araw ng pag-insulto sa tatay at nanay mo? Ano pa kaya kung ang pipilahan mo ay ang pag-insulto, kalapalapastangan na pag-insulto sa iyong Panginoon? Yang bigas na halal, kapag inialay, hindi sa Allah, inialay sa anuman mga diyus-diyusan, ang
bigas na halal ay nagiging haram. Hindi mo pwedeng kainin. Na maraming Muslim na pumila sa bigas ng mga politiko. Mga kapatid, sa pananampalataya, pangalawang ebidensya. Bakit haram magbati ng Merry Christmas? Bakit haram payagan mo ang anak mo na umatin ng Christmas party sa paaralan? Bakit haram ikaw mismo makipagbigay ng Christmas gifts? Bakit haram na ikaw na Muslim umatin ng Christmas party kahit na mismo sa kumpanyang non-Muslim? Pangalima, bakit haram magbenta, magnegosyo ng Christmas tree, Christmas light, Christmas lantern, Christmas card at iba pang mga Christmas paraphernalia? Bakit? Pangalawang dahilan. At pangalawang ebidensya, ang lahat po ng aktibidad sa Christmas, tandaan niyan, Muslim. Lahat ng aktibidad sa Christmas ay patungkol kay Jesus bilang Messiah, na ang Messiah siya rin ang Allah, na ang Allah mismo siya ang Messiah, nagkatawang tao. Ito ay lapastangan. Sa lahat ng lapastangan, nagagawin nila ang Allah na nilikha, nagagawin nila ang Allah na siya mismo si Jesus, na ang Allah ay tao at ang tao ay ang Allah. Bilang katibayan, chapter 5, verse 72 mula sa Quran al-Karim. Katibayan na ang Allah ay ginawang Jesus, kung tawagin, ang Allah ang siya mismong Messiah. At ang Messiah si Jesus, ibig sabihin, ang Allah ginawang tao. Itong katibayan, chapter 5, verse 72 sa banal na Quran. Lakad kafara alladhina kalu inna allaha huwal masih ibn maryam. Naglapastangan sila. Sila na nagsasabi na ang Allah ay ang Messiah na anak ni Maryam. At ito po ang sinisilibrate kapag Christmas. Ano bang sinisilibrate? Ang kapanganakan ni Jesus. Si Jesus na siya ang Panginoon na nagkatawang tao, na tagapagligtas, manunubos ng sanlibutan, at tuwang-tuwa ka pa, pamiri-miri Christmas ka pa. Magtawba ka na, ikaw na Muslim. Dahil nitong nagdaang Disyembre 25, karami ng mga Muslim, pinakaminos na kasalanan na nagawa mo ay accessory to the Shirkul Akbar. Kung hindi ka man nakagawa ng Shirkul Akbar, ikaw ay connivance to the crime of Shirkul Akbar. Mga kapatid, sa pananampalataya, bantakin mo ang Allah gagawin nilang Messiah, sapagkat yan ang diwa ng Pasko. Dumating ang manunubos. Dumating ang tagapagtubos ng sanlibutan. Na ang ibig sabihin, ang Allah ay nagkatawang tao, reincarnation, na inilagay niya ang kanyang sarili sa katawan ni Jesus. Kaya si Jesus ang Messiah. Siya ang Messiah ay ang Allah. Ang Allah ang Messiah. Ibig sabihin, si Jesus at ang Allah iisa. Ang tao naging Diyos at ang Diyos naging tao, naging iisa. At kapag ikaw ay sumasali sa ganyang klaseng selebrasyon, pinakaminos, commission to the Shirkul Akbar. Pangatlong ebidensya sa atin ng mga Muslim, dahil nakasanayan na natin taon-taon ang Christmas, hindi na natin nararamdaman na ito pala ay kapuot-puot sa paningin ng Allah na insulto sa kanyang kataas-taasan. Ngunit dahilan sa nakasanayan mo na, ikaw nagbebenta ka pa ng mga Christmas song. Napakinggan mo ang lyrics ng Christmas song. Lahat yan Shirkul Akbar, patungkol kay Jesus na siya ang Allah, nagkatawang tao. Patungkol kay Jesus na dumating manunubos ng sanlibutan. Patungkol kay Jesus na siya ang isinilang na Panginoon. Pakinggan mo lahat ng Christmas song at ang lyrics ay puro Shirkul Akbar. At ibinibenta mo, kumikita ka, limpak-limpak na salapi, kumikita ka sa negosyo na kapot-pot sa paningin ng Allah. Negosyo mo ay kasuklam-suklam sa paningin ng Allah. Nakatulong ka sa pag-insulto sa Panginoon mo nang hindi mo namamalayan. Pangatlong ebidensya, ang Christmas po, pag-promote ng tinatawag Doctrine of Trinity, doktrina ng Trinidad, na Diyos na Ama, Diyos na Anak, Diyos na Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang Allah ay isa lamang sa tatlong Diyos.
Ito ang kasamang pinopromote. Kumbaga sa commercial promotions, pinopromote ng Pasko ang pagiging tatlo ng Diyos, na mayroong Diyos na Ama, mayroong Diyos na Anak, si Jesus, at ang si Jesus, siya mismo ang Ama, siya mismo ang Allah, na ang Allah ay pangatlo lamang sa tatlong Diyos. Katibayan, chapter 5, verse 73, Lakad kafara alladhina kalu inna Allah thalithu thalatha. Sila ay tiyak na hindi na nanampalataya. Sila na mga nagsasabi na ang Allah ay pangatlo sa tatlo. Doctrine ng Trinity. At ito po ang sineselebrate kapag po Pasko, nang hindi mo na mamalayan, tuwang-tuwa ka pa. Ngayon, ito ang tandaan mo. Kung sa Disyembre 25, halimbawa, pinakagrabe sa lahat ng gagawin mo sa Disyembre 25, naghanda ka ng pagkain. Masasarap na pagkain. Bilang Noche Buena, bilang selebrasyon sa kapanganakan kay Jesus na manunubos na siyang anak ng Allah. Kapag ikaw ay naghanda nitong nakaraang Disyembre 25, pinahanda mo ang misis mo o ikaw mismo nagutos sa misis mo na mamalingki at magbili ng mga masasarap na pagkain na ihahanda, ihahapag sa Noche Buena, at namatay ka. Pakinggan mo itong ayah. Kapag namatay ka na hindi ka nakapagtawba, pakinggan mo itong ayah. Chapter 6, verse 88. Walaw asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ngunit kung binigyan nila ng mga katambal ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang mga nakagawiang gawin ay burado lahat. Ang iyong hajj, burado. Ang iyong zakat, burado. Ang iyong sadaka, burado. Ang iyong tahajjud, burado. Ang iyong fasting, burado. Ang iyong mga sala, burado. Ano mang ginagawa mong kabutihan, burado. Kung ikaw ay mujahidin, ang iyong pagjijihad, burado. Walang saysay, back to zero. Mushrik ang status mo. At kapag namatay ka sa oras na iyan na hindi ka nakapagtawba, namatay ka na mushrik. Mga kapatid sa pananampalataya, pang-apat na ebidensya na marami ang mga Muslim nitong nagdaan na Disyembre 25 nag-convert sa Kristyanismo. Walang kapagod-pagod ang mga kakristyanuhan na nag-convert ka. In fairness to them, kung mayroon ng fairness to them, may mga Kristiyano na sincere pagbibigay siya ng regalo dahil hindi nga niya alam, wala siyang kaalaman na unang-una, hindi pala ipinanganak si Jesus na Disyembre 25. Pangalawa, hindi pala si Jesus anak ng Allah. Pangatlo, hindi pala Diyos si Jesus. Dahil sa wala siyang kaalaman, totoo sa kanyang puso na niregaluhan ka. Brother, Merry Christmas. Ang hindi niya alam, ito palang pagbibigay sa iyo ay insulto sa iyong Panginoon. Walang nagsasabi sa kanila na bawal po sa amin yan eh. Insulto sa aming Panginoon na siya ibigyan ng anak. At kapag isinile-celebrate ito, para na rin kami nakikisama na natutuwa, nagagalak sa isang celebration na kapuot-puot sa paningin ng Allah. Ngayon, pang-apat na ebidensya ng mga Muslim naging mushrik o kaya naging kafir nitong nagdaan na 25 Disyembre na kailangan magtawa. Kaya ito ang khutba natin, magtawa, pati na sa susunod na Biyernes. Sunod na Biyernes po, inshallah, ang khutba natin, Starmol Alabang, mga Maranao. Ang khutba natin, Solid Maranao. Ito rin ang topic natin. Maraming Maranao na nagiging kafir. Ito ang ebidensya. Quran mismo ang ebidensya, tsaka hadith. Pang-apat na ebidensya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sino man ang nakikigaya sa mga tao, siya ay katulad nila. Anong ibig sabihin ng siya ay katulad nila? Ano ang tafsir ng mga ulama sa siya ay katulad nila? Kung ang ginagaya mo sa pag-celebrate ng Christmas ay ang mga kakristyanuhan, ikaw ay naging kristiyano na rin. Yun ang ibig sabihin ng hadith yun. Sahin hadith. Ito po yung apat na punto sa Christmas. Dumako tayo sa limang punto ng New Year. Dalawang mungkar ang dumating sa atin tong Disyembre. 25-31. Papaano naman, brother, na ang mga Muslim ay nag-convert sa pamamagitan ng New Year celebration? Kung marami ang Muslim
na nag-convert nitong nagdaang 25 Disyembre, mas terribleng, mas maraming Muslim ang nag-convert nitong New Year. Ito ang mga punto, pakinggan mo. Unang punto, siya nga pala. Saan ang galing itong hukom na ito? Galing po ito, Fatawa Islamiyah Volume 1, nagbigay ng hukom, the Permanent Committee ng Saudi Arabia. Hindi ito basta-basta ng mga ulama na nagbigay ng hukom. Trabaho nila magbigay ng hukom. Ngayon, pumunta tayo sa New Year. Unang punto, alam niyo, sa salitang maranaw, kung may maranaw dito, ang ginagamit na term ngayon ay kiasaraban. Yung kiasaraban, salita yan para sa mga aswang. Nahawaan ka ng aswang. Ang tawag roon kiasaraban. Nahawaan ng aswang. Ang mga Muslim ngayon sa Pilipinas ay piyangasasaraban. Salitang maranaw, nahawaan ng mga aswang, kumbaga aswang. Bakit? Pinaka-grabbing term sa nahawaan. Sa Bisaya, natakdan. Sa halip na ang gamitin na term ay nahawaan, kiaugalinan, ang ginamit na term kiasaraban. Mas grabe, dahil aswang. Bakit? Ang mga Muslim sa ngayon, nahawaan, nananampalataya ang kanilang pananampalataya. Ginaya nila ang pananampalataya ng mga kufar at sumunod sila sa tradisyon ng mga kufar. Anong ibig sabihin? Punto numero uno. Disyembre at 31. Ito yung eksena. Pumunta ka ng palengke. Kahit saang palengke. Pumunta ka ng mall, kahit saang mall. Doon sa grocery ng mga mall, pumunta ka. O kaya palengke. Wala kang makitang bilog-bilog na prutas. Pagdating ng alas 6 ng gabi, wipe out. Mangga, mansanas, orange, anumang mga bilog-bilog. Pati na mga Muslim, mga Maranao, mga Tausug, mga Maguindanao, Yakan, Basilan. Pati na Arabo na asawa ng balik Islam. Kinukumpra yung mga bilog-bilog, pati itlog, pati damit, pulkadats. At ididisplay sa bahay. Kinakailangan pagputok ng 12 midnight ng 24, pagpasok ng 25, nakadisplay mga bilog-bilog. Dahil ito ay pampaswerte. Ito ang paniniwala ng mga kufar. Ito ang paniniwala ng mga musyrik na ang prutas ay may kapangyarihan para akayin ng swerte at kahit na anong itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, kayang harangin ng mga bilog-bilog at matagal na kayong binibilog, hanggang ngayon nagpapabilog pa rin. Naniniwala, pati na Muslim, naniniwala. Tinabing misis niya na doon sa palingki, nangungumpra ng bilog-bilog, pito-pito, pitong bangga, pitong mansanas, pitong itlog. Ah, pagdating sa bahay, didisplay sa lamesa, dahilan sa darating ang suwerte. Ilang taon mo nang ginagawa ngayon, hanggang ngayon wala ka pa rin suwerte. Niluluko ka lang. At kapag ikaw na Muslim, buong-buong puso mo, naniniwala ka, kaya ka nga gumagastay, naniniwala ka talaga na ang mga bilog-bilog na ito ay may kapangyarihan upang akain mo ang swerte kahit na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ay malas o kaya kalamidad nitong darating na taon ay kayang harangin ng mga bilog-bilog na prutas na iyan, ikaw ay nakagawa ng shirkul akbar. Binigyan mo ang mangga ng power na mas makapangyarihan sa Allah. Binigyan mo ang mansanas ng power na mas makapangyarihan sa Allah. Ito po ay shirkul akbar. Eh, ilang mga Muslim gumagawa niyan? Anong katibayan mo? Chapter 57, verse 22. Walang power ang mangga. Lahat ng magaganap sa mundong ito, bago mangyari, itinakda na ng Allah sa kanyang aklat ng kahatulan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min kabli an nabra'aha, inna dhalika ala Allahi yasir. Walang kalamidad na dumarating sa daigdig o sa inyong mga sarili maliban sa itinakda sa aklat ng kahatulan bago namin ito isinaganap. Katotohanan, ito ay madali para sa Allah. Pagkatapos, hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa bilog,
matagal lang binibilog ang utak mo, hanggang bilog pa rin. Nagpapaluko ka pa rin, taon-taon pa rin, nagpapaluko ang mga sambayan ng Pilipino, at ikaw na Muslim, kasama na kung ano ang pinaniniwalaan nila, naniniwala ka na rin. Dahilan sa kawalang kaalaman ng Muslim. Pangalawa, punto. Masasarap na pagkain. Dear, bili ka ng karni. Magluto ka ng randang. Ha, sa amin ang mga Maranao, randang. Sa mga balik Islam, magluto ka ng spaghetti, pansit. Magluto ka ng manok, mag-fried chicken ka, masasarap na pagkain. Kailangan pagpasok na pagpasok ng 12 midnight ng 24, papasok ang 25 ng Disyembre, kinakailangan. Oh, 31, papasok ang bagong taon, kinakailangan. Lamesa natin punong-puno ng masasarap na pagkain. 31 Disyembre, sasalubungin mo ang January 1. Kailangan, sapagkat kapag ang ating mesa ay puno ng masasarap na pagkain buong isang taon ng 2015, ay masagana ang buhay natin. Na ilan ang Muslim naniniwala rin dito dahil sa kamangmangan. Kapag ikaw ay naniniwala na iyang masarap na pagkain na ididisplay mo pagpasok ng 31 at ng 1 ng January ay magbibigay sa iyo ng kasaganaan, magbibigay sa iyo ng suwerte, magbibigay sa iyo ng buhay na masagana buong isang taon, nakagawa ka na naman ng shirk. Na, nag-convert ka na naman ng wala kang kamalay-malay. Ilan ang mga Muslim na walang kapagod-pagod ang mga kakristyanuhan, taon-taon, libu-libong nagko-convert na hindi mo alam na kailangan magtawba ka. Kapag hindi ka nakapagtawba at namatay ka, diyan sa status mo na yan na nag-convert ka, kawawa ang kaluluwa mo. Gaano man ka mamahaling pagkain, pansit pampahaba daw ng buhay. Anong kinalaman ng harina? Harina lang yan, hahabang buhay mo. Kahit na sandi pa yung pansit mo, hindi hahabang buhay mo. Anong itinakda ng Allah, ganun pa rin ang buhay mo. Kailangan may hawak ang barya. Aabangan mo 12 midnight, pagputok na pagputok ng December 31, pagpasok unang bugso ng January 1, hawak-hawak ng barya, niyuyug-yug niya ang kanyang kamay, dahil daw darating ang kanyang pera na dadami. Mayroon pa nagbibilang, sasalubungin niya ang January 1 ang pagbibilang ng pera, para daw isang buong taon nagbibilang. Lahat po ng mga yan, walang katotohanan. Hahataking ka sa shirko na akbar na nakakatakot. Mga kapatid sa pananampalataya, dahilan sa ang mga Muslim na hawa ng pananampalataya ng mga kufar. Ang mga Muslim kasi mga tamad mag-aral, mga tamad makinig. Kapag mga khutbah, mga natutulog. O kaya kapag mayroong seminar, walang umaatin. Darating lang yung mga atin ng seminar kapag mag-12 kainan. Walang makikinig. Dahilan sa kamangmangan ng Muslim, marami ang nagsasabi ng La ilaha illallah, marami ang nananampalataya sa Allah na mga gumagawa ng shirk. Gusto mo ng katibayan? Chapter 12, verse 106. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. At karamihan, hindi ilan, kundi karamihan. At karamihan sa kanila na nananampalataya. At karamihan sa kanila ay hindi nananampalataya sa Allah maliban sa nakakapagbigay ng mga katambahan sa kanya. Hindi na sinabi na ilan, kundi karamihan. Ibig sabihin, karamihan sa mga Muslim hindi makapanampalataya sa Allah nang walang katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pagbibigay ng katambal sa Allah na hindi namamalayan ng mga Muslim nitong dalawang big events, 25 at saka 31, kapag po ikaw ay nasakop ng shirkul akbar, burado lahat. Ngayon, sasabihin mo, balikan natin yung Christmas, nakalimutan natin. Insert. Sasabihin mo, brother, anong gagawin namin? Yung anak namin, babawasan ng grade pag hindi namin pinaatin ang Christmas party. Anong gagawin ko, bro? Ako nagtatrabaho sa kumpanya na hindi naman Muslim, ang may-ari. Pag hindi ako umatin ng Christmas party, baka tanggalin ako.
Wala akong choice, brother. Kailangan talaga gawin ko yan. Mayroon kang choice. Ang problema, ayaw mong hanapin ang choice. Ang gusto mo, yung madali. Mayroon kang choice. Sabihin mo sa teacher ng anak mo, o kaya sabihin mo sa kumpanya, sir, o kaya ma'am, ito pong Christmas party. Ito po yung kasuklam-suklam sa aming relihiyon. Ang sinisilibrate po ay ang araw na kapuot-puot insulto sa aming Panginoon na binigyan siya ng anak. I-excuse mo po ang anak ko, o kaya i-excuse mo ako, sir, sa party Christmas. Kapag sinabi ng teacher, bakit mo in-enroll ang anak mo rito? Alam mo na Catholic school to. Bakit mo in-enroll? Umalis kayo rito para walang Christmas-Christmas anak mo. O kaya sabihin ka ng kumpanya, bakit ka nagtrabaho dito? Eh alam mo naman na hindi ito Muslim company. Sumunod ka o tanggal ka. Ngayon, dahil sa hindi mo nakuha sa magandang pakiusap, daanin mo sa batas. Sabihin mo sa teacher mo o sabihin mo sa boss mo, ito po ay bansang Katoliko. Alam ko. Ito ay para lang Katoliko. Alam ko. Ngunit mayroon tayong konstitusyon. Freedom of religion. Hindi niyo po pwedeng ipilit sa anak ko ang kapuot-puot sa aming relihiyon. Hindi mo pwedeng ipilit sa akin ang kasuklam-suklam sa aking Panginoon. Pag sinabi na hindi pwede, may patakaran ng kumpanya, may patakaran ng paaralan, pumunta ka sa internet. Tuktukin mo sa internet. Marcos Presidential Decree 1083. Tuktukin mo. Then i-print mo. Matapos mong i-print, ipakita mo sa teacher. Ma'am, ito ang batas. Pag pumunta ka sa batas, madidimanda ka. Magiging criminal ka. Pag kinalaban mo ang batas, ano nakalagay sa batas? I-summarize natin. Honoring and respecting the culture and tradition of the cultural minorities in the Philippines. Ibig sabihin, igagalang ang relihiyon mo, igagalang ang pananampalataya mo, ma'am, kapag pinilit mo anak ko, makarating tayo ng Supreme Court, baka masarhan itong paaralan ninyo. Walang teacher na kukuntra sa'yo, hawak mo batas. Kailangan lamang na ipakita mo sa anak mo, na ipaninindigan mo ang anak mo, may ipakita mo sa kanyang murang kamalayan, na itatayo mo ang bandera ng Islam, na hindi po pwede na yuyurakan mo, lalo na ang pag-insulto sa iyong Panginoon. Para kapag nanganak naman yung anak mo, siya naman ang magtatanggol sa kanyang anak. Ngunit kung aanga-anga ka lang, okay ka lang ng okay, paglaki ng anak mo, aanga-anga rin. Hindi pagtatanggol. Balikan natin. Yung New Year. Punto numero 3. Yung punto numero 2, masasarap na pagkain kapag ikaw ay nananampalataya na ito ang magbibigay sa iyo ng sagana sa buhay kahit anong itinakda ng Allah, kayang harangin na masasarap na pagkain. Binigyan mo ang pansit ng kapangyarihan, binigyan mo ang fried chicken ng kapangyarihan. Laban sa kapangyarihan ng Allah, Shirkul Akbar, kailangan magtawbat ka. Pangatlong punto, mga Muslim, paputok. Maraming Muslim na nagbebenta ng paputok. Pakinggan niyo mabuti. Bakit nagpapaputok? Ang pananampalataya ng mga kuffar, paputok, pampalayas ng malas. At kapag ikaw na Muslim, nananampalataya na rin, bakit ka ba bumibili ng paputok? Magkano ang paputok? Magkano ginasto mo nitong nagraan, nakaraan at Disyembre 31? Isang gabi lang na pinaputok ng mga Muslim sa Metro Manila lamang, kayang-kayang magpatayo ng kahit ilan muski na magagandang muski. Ngunit isang iglap pinaputok ng mga Muslim. Ang paputok na iyan, na pananampalataya ng mga kuffar, pangpataboy ng malas. Sa Islam, walang malas, walang swerte. Kung mahirap ka, pagsubok ng Allah. Kung mayaman ka, pagsubok ng Allah. Kapag nananampalataya ka na sa pamagitan ng paputok, ay mapapalayas mo
ang mga malas, kapatid sa pananampalataya, ang pinalayas mo yung kwarta mo, sinunog mo. Walang kaibahan. Sindihan mo yung 100 at saka sindihan mo yung paputok na halagang 100. Pareho lang. At ang pagsindi ng kwarta ay haram. Ikaw na sumindi ng kwarta, nakagawa ng kasalanan. Ikaw na nagbenta ng paninda na sisindihan, nagkagawa ng kasalanan. Ikaw na factory ng sisindihan na kwarta, nakagawa ng kasalanan. Sinagawa at si nagbenta, bumili, at ikaw na nagpaputok, pareho sum sawaon sa kasalanan. Kaya magsipagtawa. Huwag mong isipin na ang nagkasala lang yung bumili, ikaw mismo na nagbenta. Kapag pinaharam ng Allah, sabi ng hadith, kapag pinaharam ng Allah ang isang shay, haram din ang kanyang halaga. Kaya ang kinita mo sa paputok ay haram. Hindi po yung panghajj. Hindi tanggap sa Allah na panghajj. Ito ang ating ikukutba, inshallah, sa ating mga kapatirang mahilig magbenta ng paputok. Anong re-evidensya mo na ang paputok ay haram? وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. At ibigay sa mga kamag-anak, at ibigay sa kamag-anak ang kanyang karapatan, at sa nangangailangan, at sa mandalakbay. Ngunit huwag gumasta ng tulad ng gastador. Yun ngang gastador lang, haram. Bumili ka ng mga bagay na hindi mo nang kailangan, iwawaldas mo lang ay haram. Yung pa kayang bumili ka ng susunugin mo lang. Isa pang katibayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 17, verse 27, innal mubaddirina kanu ikhwana sayatin wa kana saytanu li rabbihi kafura. Katotohanan, ang mga gastador ay mga kapatid ng mga sayatin, at ang saytan kailanman walang utang na loob. Pang-apat na punto, sapagkat kapos ang oras natin. Kaya nagpapaputok ang mga kuffar ay dahil naniniwala sila na ang paputok, pangpalayas ng Satan, pangpalayas ng demonyo, pangpalayas ng iblis. Ha! Siguradong ignorante ka na Muslim. Hindi mo mapapalayas ang mga demonyo sa bahay mo sa pamagitan ng paputok. Tuwang-tuwa pa sila. Lalo pa silang nagpapalakpakan sa mga paputok. Gustong-gusto nila kapoy. Anong katibayan mo na gustong-gusto nila kapoy? Noong si Adam ay likhain ng Allah, iniutos ng Allah sa lahat ng malaika na magsujud kay Adam, hindi bilang pagsamba kay Adam, kundi bilang pagsunod sa Allah. Noong magising si Adam, nakita niya lahat nakasujud sa kanya, maliban sa nag-isang nilalang, si Iblis. Hindi siya anghel. Patambay-tambay siya sa langit. Nataw na nandun siya nung nag-utos ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya sumujud, nakatayo lang. Tinanong siya ng Allah, anong pumigil sa iyo nung utusan kita na sumudyot? Sabi ni Iblis, mas magaling ako. Nilikha mo ako mula sa apoy. Yan, nilikha mo mula sa lupa. Ibig sabihin, maliban pa sa pride, siya ay galing sa apoy. Anong katibayan? Chapter 7, verse 12. Kala, ma manaaka alla tasjuda iz amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sabi ng Allah, ano ang pumigil sa iyo, Iblis, na hindi ka sumujud ng pag-utusan kita? Sabi ni Iblis, ako ay mas magaling sa kanya, mas magaling kay Adam. Nilikha mo ako mula sa apoy at siya mula sa lupa. Ito ang katibayan na kapag nagpaputok ka, sa abong akala mo, mapapalayas mo ang Satan, lalong mananatili sa bahay mo ang Satan. Kung gusto mo na mapalayas mo ang Satan, magbasa ka ng Quran araw-araw sa bahay. Bago magsalatul Fajr, bago magsalatul Maghrib, kapag papasok ang dilim, salubungin mo ng pagbabasa ng Quran. Ito ang pampalayas ng demonyo sa bahay mo. Hindi yung Quran reading na naka-tape record, live. Babasahin mo mismo ang Quran. Yan ang pampalayas. Punto numero 5. Last point ng New Year. Bakit marami ang Muslim na nag-convert sa pagiging Kristiyano? Nagtitiksa ng bawat isa, pinsan,
kailangan pagdating ng January 1, mag-reunion tayo, magkaisa tayo. Nang sa gayon, kapag tayo ay nagkaisa sa January 1, pagpasok ng unang putok ng January 1, tayo ay magkakasama. Isang buong pamilya, mga tiyuhin, mga pinsan, mga pamangkin, mga anak. Buong isang taon ang ating puso ay nagkakaisa. Ito ay isa pang pananampalataya ng mga kuffar na pinaniniwalaan na rin ng mga Muslim. Isang tradisyon ng mga kuffar na ginagaya na rin ng mga Muslim. At ulitin natin ang hadith, simpleng hadith, man tashabbaha bi qaumin fahuwa minhum. Kapag ginagaya ninyo ang isang sambayanan, ikaw ay kaisa nila. So kung ikaw ay nagsiselebrate ng New Year bilang panggagaya, pangsalubong sa pagpasok ng January 1, na ang selebrasyon ninyo ay mga pagkain, kung ano-ano mga bilog-bilog, kung ano-anong mga prutas, kung ano-ano masasarap na pagkain, at kayo nag-reunion na magpipinsan, una upang nang sa gayon ang inyong mga puso maging magkaisa, na ginagaya ninyo ang tradisyon ng mga kuffar, ikaw, hindi mo na malayan, mula sa Islam, nag-convert ka sa kanilang relihiyon. Dahil dun sa hadith, na ang tafsir ng hadith, ikaw ay naging kaisa nila. Kung ang ginagaya mo mga kuffar, ikaw ay naging kafir din. Kung ang ginagaya mo mga musyrik, ikaw ay naging musyrik din. Mga kapatid sa pananampalataya, ang purpose ng khutbah na ito, bagamat tapos ng Christmas, tapos ng New Year, inihabol natin. Dahil marami ang mga Muslim na nag-convert, nang hindi nila alam na ngayon po paalaala magsipagtawba na ang bawat isa bago dumating sa iyo si Malakal Maut, na abutan ka ni Malakal Maut, na ang status mo ay either musyrik or kafir. Ipalayo tayo ng Allah. Barakallahu li walakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa takabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واغنا واغن مماتاي كون دمتين من سيوش ملق الموت. Huwag na huwag kang mamatay maliban ang Muslim. Ibig sabihin, pag sumikapan ng bawat isa sa atin na ang pamumuhay niya Muslim, ang status niya Muslim, nabubuhay na Muslim, at kung dumating man sa iyo si Malakal Maut, ang status mo Muslim pa rin. Dahil ito ang pinakadakila na tagumpay. Namuhay ka ng Muslim kahit pinakamahirap ka sa buong mundo. Namuhay ka ng Muslim at nalagot ang hininga mo na Muslim pa rin. Ngunit sa nagdaang Christmas at New Year, maraming lumabas sa Islam na kailangan bumalik, magtawba, at huwag nang uulitin kailanman. Amin ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya Allah, dagdagan mo po ang aming kaalaman na mamumuhay kami ya Allah sa tauhid, mamumuhay kami ya Allah sa la ilaha illallah, na ipalayo mo kami ya Allah sa shirk at sa kufur. Sino man ya Allah ang mga nakagawa sa amin ng shirk at kufur nitong nagdaang Disyembre 25 at Disyembre 31, ya Allah, patawarin mo sila, patawarin mo sila at bigyan mo sila ng biyaya, ng kaalaman, nang sa gayon may isabuhay nila ang paglayo sa shirk at paglayo sa kufur. At ya Allah, bigyan mo kami ng proteksyon na mamumuhay kami ng Muslim, na kung mamamatay man kami ay darating sa amin si Malakal Maut, na buong-buo ang aming pagiging Muslim sa tauhid. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين.